Ya, yuk, 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 yuk. Di lantai ya. Tapos pag papayo na po siya, nag-iik na, na-build sa sinag ng araw at siya tumigas at naging siya ay ganap na magiging bigas, ilalagay po ninyo saan? Ilalagay sa lusong, tapos binabayo. Kultura ng katutubo, kung ano lang yung... Pagkatapos nyo po tay iyang anihin mula sa inyong kaingin sa kabundukan, papaano nyo po sinasagawa mismo yung paglalabas ng bigas doon sa pagkapalay? Una, yung simple pag-ani, giik muna. Pagkagiik, bilad. Pagkatapos mong ibilad, simple yun, bago magbayo. Ang pag hindi mo kasi binilad, walang bigas. Baga durog siya. Yung giik po, baga yung paa po ang gamit mo? Paa din po ang giik. Tapos, siyempre, yun, bago magbayo. Tapos pagkapatuyo na po siya, nag-iik na, na-build sa sinag ng araw at siya tumigas. At naging siya ay ganap na magiging bigas, ilalagay po ninyo saan? Ilalagay sa lusong, tapos binabayo. Ang kuan ng katutubo, ang kultura ng katutubo, kung ano lang yung kailangan, halimbawa agahan, ayun lang muna yung babayuin. Iba na yung panahalian. Ganun po yung sistema ng katutubo. Tay, ang inyo pong lusong ay gawa po saan? Ang lusong po ay gawa sa kahoy. Karaniwan. Lusong. Ang lusong po ng katutubo, karaniwan ay gawa sa anapla, malugay, tapos sa giho. At mari din kung kuhan may bangkal, mari din gawa sa gawing lusong ang bangkal. Tay, pwede paulit po tay. Gawa po saan uli ang lusong? Ang lusong po ay gawa sa anapla, malugay, sa giho, at kung kasi ang mga binanggit kong kahoy ay medyo may kalayuan. Yung mga giho, malugay, kung walang makikita sa malapit, pwede naman yung bangkal. Basta't yung magulang na bangkal. Tapos po, paano niyo po nagagawa ng lubo yung kahoy? Ang paggawa po ng lusong ay una yung mga tirang kuan panggatong sa mula sa abo ay sinusunog. Sinusunog yung kahoy palibot siya para magkaroon ng lugong sa gitna. Pag magkaroon siya ng baga bago kunan ng kun matigas na bagay para lumalim yung butas. Ngayon pag kun siya uli, pag medyo lumalim na, lagyan na naman ng uling ng kahoy. Yun, palalim ng palalim hanggang sa mayari yung lusong. Pagkatapos po ninyong bayuin na ito at nahiwalay na po yung mismong pinakataluka po ng palay doon sa pinakabigas, ano na po ang inyong isusunod na kumbang?
Ang pag nahiwalay po yung palay sa bigas, siyempre itaypin mo na yung bigas. Kasi karaniwan pag binayo may mga durog na bigas. Yun ikuan, iwalay yung mga durog tapos yung buo bago siya sainin. Pwede na po yung itahit doon sa bilao. Pwede na po sir, pwede na. Yung bilao niyo po tay, sino po ang gumawa at saan po siya gawa? Ito po ay gawa rin namin mga katutubo. Gawa sa itawagin po namin yan ay nap-nap. Nap-nap ang tawag po niyan. Tapos may kwan din po yan, huhay, yantok. Bago ang pinaka-kwan po niyan ay hindi yung palibot niyan ay buho. Gawa sa buho yung pinakapalibot niya. Pero sa salitang katutubo po, ano po ang tawag sa bilao? Ang wikang katutubo ay, ang tawag sa bilao ay biraw. 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 Pwede na siya, pwede na siyang isalin. So mamayang tanghali po, pag magluluto kayo, ipanibago uling... Panibago uling bayo. Kung may binilad. Pero kung wala naman po talagang bilad na ito yung palay, ang ginagawa po ng katutubo ay sangag. Sangag po siya sa kaldero o kaya sa kawali. Yun po yung para may makahin. Yun din po yung proseso ng pagbayo. Kaibahan lang yan, sinangag. Ano mas masarap tayo, yung binilad o yung sinangag? Ang sa katutubo kasi, baga parang hindi na masyadong pinapansin yung masarap. Mahalaga makaraos. Kasi umbaga lalo pag ganito mga anihan, baga masarap yung may lasa yung palay pag bago siyang harvest. Baga parehas masarap sa sangag man o minilad, parang yun din ang yung lasa niya. Siguro yan. Sana ko magkay, sir. Ito may... Giringan na katutubo. Yeah. Ito anak po ng gas. Yeah.
ng pamaraan para maiwalay yung pinakaipa tapos yung pinakabutil ng palay. Ang kararay po ay isang sistema ng paghiwalay ng bigas na butil niya tapos yung sapol o palay. Yun po yung tawag sa wikang Katutubo ay kararay. Siri, may J po sa unahan. May kwa. Kasi ito po yung katapos may walay yung sapol sa bigas, walay yung kasiri. Sa salitang Katutubo po, ano po yung pagtatahid po? Glayap. Glayap. Choy M. Kaugalian no kasiri kakararay naman ko sa man at bintoy bigas ayot kasiyan kanya katanya wakat agya taboid no kasiri kasaman at bigas ayot kasiyan. Ang tabok kasiri, ang tabok kararay, kadogan glaya, kasiri, laman ro masakit. Masakit nung kasama na't bigas sa silinan at kasiyan. Tapos na po, sir.